Sinetch ite. We do the talk inside the talk. Sinetch ite. We do the talk inside the talk. Fairfax Network Channel presents After Dark with Morings, Kate, and wag ka nang mawal, Levy. Lagaw ka nang tanyo, nakakainis. Hindi naman. Ang aga ata ng After Dark. Kasi ayaw na namin maging afterlife to. Kaya maaga ng After Dark. Saka madami na nagre-reklamo sa inyo, ha, na ina-afterlife na namin kayo. Ngayon, sinunod naman namin yung mga gusto nyo. Dahil nakikinig kasi kami sa inyo. Exactly, yeah. Supposedly, ha? Definitely and absolutely. Hashtag Doris! Binawan. Present, mag-brown hearts na tayo dun sa comment section. Let's go na mga Dorings Nationism! Ay, nako. Uy, pero shoutout nga pala sa Team Dorings natin na laging nanonood. Thank you so much for the love and support, guys. Mahal na mahal na mahal na mahal. Kayo lang yung mahal nila, guys, kasi sila hindi nila mahal yung isa't isa. Kay Marian Marquez, shoutout sa'yo. Kay Stephanie Rivero, ha? From Jensen, kay Marnella. Nella, hello. And of course, sa lahat ng mga nanonood, shoutout sa inyo dyan. Alam ko, excited kayo dahil marami na naman kaganapan yung ating ilulook back. Yes, na yes for you and yes, na yes. Pero speaking of, kanina, wait lang ha, kumustahin natin si Kate kasi lumabas ka kanina eh. Alam mo, I'm so happy. Magaling? Feeling ko, babae yung magiging anak mo. Kasi manifestation na lahat ng napupunta sa'yo, puro pink eh. Wes, oo nga. Nag-order talaga ako kanina, ko pa ito pa ulit-ulit. Nag-order ako ng wash bag kasi gusto ko naka-organize ako pag maliligo. Wow. Yung parang yung dito sa side na to yung makeup, tas dito sa side na to yung mga sabon, shampoo, conditioner, ganyan. Tapos, black yung nasa basket ko. Tapos, nakalimutan ko, chinage ko pala siya ng pink. So, yung chineck out ko, color pink. Tapos, nag-order kami ng cases. Ayan. Pink. Pare-pareho kami nila, ano. Ako, si Moreng, si Renzel, tsaka si Julian. Tapos, tingnan niyo na punta sa akin, pink na naman. Siya, pero kay Moreng to. Kasi ayoko ng pink. At saka nakalagay kasi dito, Little Miss Hug. Eh, si Morings kasi pala hug siya. So, yun yung sa kanya. Tapos, hindi nag-casha yung yellow bee. At dapat ba yellow sa'yo? Oo. Sa kanya napunta yung yellow. Tas thank sa kanya you, Kate. Uy, yung bait ni Kate, sana lagi kang buntis. Ano sana lagi ka buntis? Ang hirap po na mga kasama, laging buntis. Uy, pero promise, this past, simula nung parang nalaman namin na pregging us, ang ating mommy dito, as in, sobrang giver niya. Yung alam mong tipong kahit walang matira sa kanya, G lang, basta sa iba meron. Uy, hindi naman since preggy ah. Nung nasa lobby naman ako ah. Oo, grabe man libre talaga si Kate pag may pera siya. Pero pag wala rin siyang pera, umiiyak siya sa gilid. Binaiiyak na lang ako sa gilid. Sabi ko, shucks, wala na laman yung bangko ko. Anong gagawin ko, B? Pero pag may laman yung bangko ko, sige, tara, order tayo. Anong gusto nyo? Parang feeling ko kasi, pagka nag-share ka ng double yung babalik sa'yo. Exactly. So, yun yung lagi kong ginagawa. Mm-hmm. Every time na magkakaroon ako, at least 2% ng pera na share ko. Oo, nagmamanifest lang si Kate pero hindi siya madamot, swear. Nagmamanifest talaga, in-insert yun. Dito na lang ako nakakahilo daw sa 24/7. Masanay na kayo pag nasa labas sila, talagang palipat-lipat yung cellphone. Totoo. Ay, mga nakakaano pala sila, no? Mga kimpiparahos. Ang cute niya si Telly. Si Terry. So, ayun na nga. Una natin pag-usapan ang Sent Home Recap. Alam nyo kaming tatlo, masaya naman kami sa naging Sent Home. Masaya? Kaya kami masaya tayo kasi nandito na eh. Kaya kami naka-block. Oo, kasi pinag-block. Kasi masaya kami. Masaya kami, syempre. Finally, nakasama na natin si Steph. Si alam mo si Steph,
dahil nga welcome party natin to sa kanila, mm-hmm, si Steph daw kapag gabi hanggang alas 3 ng madaling araw, bubuyog. Oh, ano bubuyog? Bakit alam mo, kaya? Alam mo bubuyog? Bakit? Kasi na-witness ko yan eh, di ba? Nanood po kami ng movie kagabi. Umabot kami ng alas 3. So, pinatay yung movie mga 3:20. Ngayon, off lights na lahat. Nasa kanya-kanyang bed na lahat. Tapos, meron akong naririnig sa taas ko. Sabi ko, may ano, humihilik? Hindi, may ka... Ewan ko kung call center to, Hindi ko lang... Hindi ko din alam. Parang hindi. After ata ng season 4, sabi ni, ay, shit, wala ng season 4, mag-aano na ako. Mag-aano? Mag-call center na lang ako. Ay, sipag. Boss niya, tayong tinatanggap. Actually, alam mo, lahat ng napansin ko lang, ha, lahat ng na-sent home na nag-stay dito na, na girls and boys... Meron talaga silang bubuyog sila. Mahalaga lang si Ranzel. Kung simpleng bubuyog si si Steph, si Ranzel, siya yung queen bubuyog. Siya yung pinakamaingay. Kahit saan, ipaparinig pa sa'yo, Adi, I love you. Adi, I love you ka nga dyan, Adi. Adi, kiss nga ako. Ay, di ka naman nag-kiss eh dito, Adi. Okay. Ano ba yan? Nahirinig namin. Tapos alam mo, di ba kasi nasa taas ko si Steph. Sa sobrang ayokong mapakinggan yung pag-uusap nila. Kasi kahit sabihin niya, uy, anong ginagawa mo? Birinig na rinig ko, ako na yung nag-airpods. Tsaka alam mo, nasa taas niya si Steph, nasa gilid niya rin kagabi si Ranzel. So, saan lulugar si Kate? Yung, ito si Steph dito, sa paanan ko, nandun si Ranzel. So, sabi ko, ako na mag-adjust sa kanila. Ako na nag-airpods. Pero parang nagiging masaya naman na kami kay Ranzel. Kasi parang masaya. Pero may sarili ng mundo rin si Ranzel ngayon dahil sa kakatawag niya sa Adi niya. Hindi na. Sino ba si Adi? Ikaw, anak mo, hindi mo alam kung sino si Adi. Ay, kilala ko, pero baka hindi nila kilala eh. Siyempre. Eh, hindi na natin kailangan ipaalam kasi alam na nila yun. Ay, alam na ba nila? At saka hindi na kimpim para hus ang gusto ni Ranzel. Oo, kimpim para hus. Kunturus na. Kunturus na. Kipay na bi. Pero yun yung mga naging recap natin sa mga na-send home nating mga kasama dito. And we are very much happy to welcome them. At ngayon, bali-balita ko, parang gumagawa na rin sila ng mga sarili ng podcast, which is good kasi ibig sabihin nun, dito nga nagsisimula ang inyong mga tunay na buhay. Oo, malay nyo, hindi talaga kayo sa loob. Oo. Sa tsaka labas alam mo, kanina, nag-uusap kami nila Mama Jen. Tsaka, diba, galing nga kami sa labas. Ako, tsaka si Mama Jen, at tsaka si Mama Ari. Na parang sabi ko, masayang si Ranzel, no? Hindi niya talaga pinagtuunan ng pansin yung pagsustay niya. Mm-hmm. And kami, parang napag-usapan namin na baka hindi talaga siya para sa season 4. Baka tinry niya lang, tapos hindi siya nag-succeed hanggang sa nagta-trying hard na lang siya hanggang sa dulo. Mm-hmm. Kaya din siya sumuko ng ganun. Uh-oh. Kaya parang para sa akin, na-feel ko din yung sabi ko na baka nga sinubukan niya lang. Baka na-excite lang siya sa season 4 and then hindi niya kayang panindigan kaya sumuko na lang din siya in the end. Tsaka alam niyo, sa sobrang na-excite naman si Ranzel sa paglabas, 8 a.m. pa lang, kota na! Diyos ko, in-announce agad sa amin sa kwarto. Hoy, si Ranzel, 8 a.m. pa lang, kota na sa Kumu. Sa Kumu? Hindi naman yung total, pero yung laki ng kinota niya kanina. Or kota niya per live. Grabe, times 3 ng kota niya kanina yung nakuha niya. Congrats, Ranzel. Tsaka yun naman ata yung pinakahinihintay niyo, yung makapag-grind din siya sa Kumu. Only live dito eh. Tsaka alam mo, guys, kung di pa kayo nakakab-visit sa live ni Ranzel, pag nag-visit kayo, hindi kayo maboring talaga. Totoo. Mm-hmm. Sinasabi ko sa inyo. Kada big cast niya ng salita, it made sense na matatawa ka. Totoo. Kita mo, tingnan mo pala siya, nakakatawa na. Oo. Oh, hindi. Hindi ganun. Ginawa niyo naman clown. Ganun po yung vibe. Tumatawag na yung grab driver ko. Pero guys, bisitahin niyo yung mga live nila. Si Steph, si Ranzel. Dito po, kuya. Yung nandun si kuya. Hinahanap niya si Kate. Pero ito naman, after natin after tayo mag-follow up dun sa mga na-send home. Sorry, sige. Pag nagsasalita si Moring Sampero, nasasaktan talaga yung tenga ko. Sakit sa tenga, babe. Oh, sige. Pero, sorry. Ganun, sige, ganito na. After natin makuha yung mga recap ng ating mga na-send home, ngayon naman, kumustahin natin, kumusta yung mga reaction nyo sa mga bagong content creator? Ay, ako, hindi na ako nagulat. Ako super tama yung nakipagpustahan kami kay Sir JV, FYI lang. Kinasa nito. Nanatakot pa kami kasi 24 hours walang cellphone. Walang cellphone yun, B. Pero
kinasa niya at tama naman kami na nanalo. Si Smith at si Kuting. Kaya naman bukas ay may Samgyup. For the first time yan, ano? Oo. Actually, nung una kasi naming hula, which is kay Luis noon, hindi kami nanalo. Mm. Si Luis kasi hindi rin tayo kinampihan. Oo. Kahit naman sila Ana ngayon, hindi naman tayo kinampihan eh. Pero ano kasi, sabi nga ni Sir JV, hindi pa daw sila na-train sa pagsisinungaling. Oo. Actually, hindi lang to yung first time. Alam niyo naman yan, hindi naman to yung first time na nakapagpustahan kami kay Sir JV kung sino yung papasok. It's just that ngayon lang kami talaga tumama. Oo. And hindi pa kami sigurado sa bet namin. Last time kasi super sigurado kami na hindi si Luis yung papasok, hindi ganito yung papasok. Tapos ending hindi sila yung pumasok. So ngayon na parang hindi kami totally, alam mo yun, totally na sure kung si Ana ba at saka si Sweet ang papasok. Kasi nga, diba, sinabi, him nga daw, ganyan. Yun dun sa may riddle na him, tapos hindi naman pala. Tapos yun, hanggang sa hindi kami sure talagang ibinetlock na lang talaga namin. Oo, pero buti na lang dahil may isa. Pero kinabahan ako nung 24 hours sa dami ng deliverables. Ang tagal nun. Tapos may kumukota pa, diba? Yung tipong ano, yung tipong kailangan mo nang mag-snaptic nun, kailangan mag-upload, 24 hours kang wala cellphone. So, say, mula ngayong Friday hanggang Saturday, wala tayong cellphone. Exactly. Sunday lang tayo makakapag-work. So, parang habol-habol ka talaga ng Sunday, di ba? Mm. Pero alam nyo, dito sa FNC, dahil nga from FNC din yung mga naging bagong content creator, super happy kami. And sobrang susuportahan namin sila sa lahat ng pwede nilang gawin doon. Sabi nga, si Kuting Ngecho kasi Sweet, medyo kinakabahan din sila. Kasi syempre, di ba, galing sila dito. Tapos biglang maririnig nila sa mga na-send home before, nung mga nandito sila, na parang mahirap nga daw yung S4. Kaya it is one thing na nilulook forward nila na sana magtagal din sila. And ay, alam ko, kaya nyo yan. Hindi nyo naman bibigoyin yung FNC. Ilang weeks na lang eh. 20 days. 20 days na lang ba? Ewan ko, basta sabi ni Kuting sa akin, ma, 20 days lang naman ako dito. 20 days? Hindi ah. Hindi. O, ba't parang galit? O, ikaw. Ano yung reaction mo muna? Wala pa direct reaction to eh. Sabihin na naman niya, hindi nyo naman ako pinagsasalita. O sige, hayaan mo lang. O sige, pag ako tumigil magsalita, sige, bibigyan ko kayo ng oras. O, ba't nagagalit ka na naman? So yung reaction mo, hindi, expected ko na yun papasok. Kasi nakita ko si Sweet kagabi nasa pinto eh. Sabi, ano daw siya, may pupuntahan lang. Sabi ko, ba, daladala mo yung iba mong gamit. Tsaka, ano ba? Uy. Tsaka si Ayun, tsaka si Kuting kagabi parang napapansin-pansin ko na rin na kumikilos ng alam mo na, medyo mapagdududahan mo. Ayun. Kaya nga yun nga sinabi namin kahapon eh, hindi doon sa live namin sa After Dark din na alam na namin kung sino papasok si Ana at saka si Sweet. Kasi nga sobrang halatang-halata nila. As in, hindi nila natago. Yung parang kahit hindi nila sabihin directly sa amin na kami yung papasok, pero sa actions na ginagawa nila kahapon, sobrang halata. Ikaw ba naman naalis ka ng 10:30? Eh bawal nga kaming umalis ng 10:30. Ano ka? Si Sweet kagabi. Oo, si Sweet. Oo, at hinatid pa siya ni Daddy Friends instead na tikitan siya. Diba? Aba, hinatid. So paano ka mag-iisip na hindi si Sweet ang papasok? Mm-hmm. Kaya lang kasi sabi ko nga, huwag tayo mag-focus sa riddle kasi hindi naman pampagulo lang talaga yung riddle. Kumbaga sobrang gulo ng riddle to the point na parang wala namang connection kay Sweet. Bakit siya naging multo-multo B? Dati ba siya ang aswa? Si Kuting daw multo-multo eh. Hindi. Ay, hindi ba? Ang gulay-gulay si Kuting. Ah, si Kuting ang gulay-gulay. Oo, kasi nga rainbow siya B. Eh mahilig sa gulay si Kuting eh. Petchay? Ay, yung ba pechay daw ba? Oo, mahilig siguro sa ano. Ibang gulay yun. Tapos si Ana naman, pag-ising namin lahat, wala na si Ana. Anong oras ba siya umalis? Maaga siya umalis kasi 6:30, gising na ako. Ay, umalis kami ng, ay hindi pala. Basta 6:30 daw, umalis na si Ana. Anong oras ka ba gumising? Hindi, nandyan pa siya ng 10 8. Kanina. Ginising niya ako ng 9. Tapos parang umalis ata siya ng early, mga 10. Basta sobrang agang umalis si Ana. Tapos, itong mali ni Ana nung umalis siya, tinawagan niya si Ranzel. Sabi niya, Ranzel, hanapin mo yung sapatos ko na black. Minahanap. Oo, be. Imbis na hindi sana siya mahalata, tapos ang sabi pa niya sa GC, hindi magpo-photoshoot lang ako. Magpo-photoshoot? Aba, saan kayo magpo-photoshoot si Ana? Sabi pa niya kay Ranzel kanina, nasa CR kami ni Ranzel. Sabi niya kay Ranzel,
Ranzel, hanapin mo, dali magsisimula na yung photoshoot, B. Hanapin mo yung black na ano, na boots. Eh, hindi makita. Eh, di yung white yung pinadala. Sabi niya, kay mama-ari mo na lang ipasama. Mm-hmm. Eh, kami nila mama-ari, aalis din kami. Sabi ko, saan ipapadala ni mama-ari to? Sabi ko, ah, si Ana nga papasok. Uh-huh. Sabi ko. Tsaka kagabi kasi, si Kuting, sobrang ano, sobrang emotional niya, na parang, alam mo yung namamaalam. Kasi, sabi niya kay Franz, Daddy Franz, manlilibre ako, Daddy Franz, bili ka ng tatlong pizza ata yun. Garang gabi na, ililibre ko. Uy, mag-movie marathon naman tayo. Gawin natin yung kagabi. Parang ganun. Siya lahat, parang yung mga ginagawa namin na usual. Parang pamamaalam niya na, sige, nagawin natin ngayon. Uh-oh. Kasi, honestly, as much as possible, parang pinaparating kasi ni Ana na gusto niyang magstay dito. Pero at the same time, gusto niya rin pumasok dahil nga sa mga opportunities na pwedeng i-offer sa kanya. Kaya sabi namin, eh, papasok to, for sure. Parang nararamdaman na namin yung lungkot. Kaya kagabi, kung napansin mo, tinabihan namin siya ni Ranza sa kama. Yung tatlo kami nagsisiksikan dun sa kama. Oh, yung entrance niya, kamusta naman yung init sa loob ng garbage bag, please. Grabe. Nung pinanood ka namin yung mama dyan, tumatawa. Grabe, kami. Grabe, basura. Basura ba siya? Nakataklob pa lang. Kuting na yung hula ko eh. Alam mo kung bakit? Kasi nagtataklob siya ng kumot. Kung siguro kung kumot yung pinantaklob niya, mas witty yung entrance niya. Kasi garbage naman, bag, eh. Garbage pa lang, tas naka-cover. Parang alam mo talaga na si Ana na yun. Mas kasi kita nga, pa yung sapatos. Oo. Tapos ano, tapos ang pinag-o-open pa nila ng garbage box bugs is Kay. Kasi ah, si alam nga. Oo, si Kay. Sabi nila, Kay, ikaw na magbukas niyan. At pagtayo ni Kay, forward si Ana. Pag forward ni Ana, pag ganun niya, tumalikod si Kay na ganun. Tapos bumak siya. Tapos, di ba, hindi naman sila okay. Oh, at ito pa, okay. Ang sabi sa akin ni Kuting, sabi ko, oy, pag ikaw yung papasok ha, wala munang ano. Sabi niyo, ma, hindi, kahit 1 week na ako doon, di ko siya papansinin. Aba, wala pang isang minuto na andun siya. Hi, I'm Ana M. Kuting. Hi. Gusto pa Ana, i-kiss. Please, tigil-tigilan mo ako sa ganyan. Ay, sinayawan. Oo, sinayawan. Tigil-tigilan mo kami sa kakaganyan mo. Tinoxi. After, oh, ikaw ba mahinampas na gano'n ni Ana? Hindi ka ba? Tinoxi. Alam mo yung, hi, I'm Ana M. Kuting. Gumanon talaga parang, siya. Oh, parang first time magkita. Oo, ang cute nilang dalawa kasi kala mo sila, ano, parang first time na nagkita. Mm-hmm. Tapos after nung nagpakilala, tapos nag-shake hands silang ganyan. Tapos sabi, sayawan nyo, sayawan nyo. Tapos ikaw ba nung gano'n na ni Kuting, di ba? Saka yung outfit ba naman? Oo, be. Ang hot ni Ana. Kinabog. May dalawa daw siyang eye bags. Ay, eye bags, eye bags daw. Eye bags daw 'yun. Tsaka nga kala nila lahat dahil nga magkamukha or kambal si Sweet tsaka si Pau. Kala nila si Pau yung pumasok. May nakita ako sa FB group sa FNC Gang, sabi nila, "Uy, congratulations kay Kuting at kay Ate Pau. B, nandito pa si Pau." Oo, magkamukha. Oo, kasi hawig sila na dahil sa buhok ni Sweet, naging kahawig niya si Pau Pau Weber. True. At saka ang dami nagulat kasi hindi talaga sila familiar. Uy, wow, thank you, talking. Mary Kay! Pwede daw po sa Gcash. Love ay, you. Joke lang, hindi pala. Uy, hindi bawal pala. Thank you for sending 50 stars. Pero wait lang, stars. May isisinachete ako. Ah, sino? Mm. Si Nachete, hindi ko alam kung content creator, kung from FNC or THOC. Nung send home daw, nakita sa camera, may bineso. Uy! Hala! Hala! Anong bineso? At dahil daw doon, may mga nanumbalik na mga nararamdaman na hindi natin maipaliwanag. Hoy! Sino at ngayon, itay? At ito ngayong si content creator na nakipagbeso at nahuli sa CCTV. Ayun, sobrang laki ng ngiti, abot hanggang tenga. Bakit parang grabe. Ano, nagpapakilala na siya? Roll VTR! Meron ba? Meron ba? Sino kaya yun? Kuya Mark, i-play mo na yan. Si SJ... Ay. Ala, ay. si SJ ba ito? Bakit siya lumalapit ngayon sa atin? Nagpapakilala ba siya? Hindi naman natin. Wala naman tayong sinasabi pa. Biglang tayo agad eh. Oo. Galing siya sa sofa ng home suite doon. Hindi ko maalam na siya yun. Na nagkikimpim para lang. Ngayon, papunta na siya dito. Bakit? Umiibig. At ganun may narinig pa ako. Akala niya tulog ako kanina. Sabi niya na, Pau, 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 tulungan mo ko ha. Sabi ni Pau, saan ka nagpapatulong? Liligawan mo ba? Hindi, patulong lang ako. Saan kaya yun? Oh. Hello. Alam mo, ginising niya din ako eh. Ginising ka din? Sabi niya, Mami,
Sabi ni Direk, sasabihin niyo daw si Nech Itay na nagbeso sa ano, papakita daw ito niya na, sa... Sinabi na lang. Papakita daw niya sa ano, FN si Mama Ya. Sabi niya, Mami, tulungan mo ko, wag mo sabihin ha. Oh, sabi ko, eh, paano pag sinabi ni si Direk na sabihin ko? Kaya nga. Oh, eh, di sasabihin ko talaga. Hindi tayo mapwedeng magtago dahil FN si to, di ba? Uy, SJ, hindi namin sasabihin nga. Oo, okay SJ, lang yan, SJ. Ano, wala namang... SJ, wala namang ipapakita. Wala ipapakita, video. Hindi naman masama magmahal, SJ. Yes. Hindi yung mas... Oo. Hindi naman makita yung pagbigay mo kay Celine. May dalang lasagna, Direk. May dalang lasagna. Oo, binigay kay Celine. Kaya pala nagtanong siya sa akin nung isang araw, Ate Morings, magkano kaya yung isang tray ng lasagna? Oh. Sabi ko, ha? Ano ba nerds sa lasagna? Tsaka nerds. Tsaka milk tea. Hala, ngayon ko lang nalaman yung lasagna nerds na yan at milk tea na yan. Ikaw, ha? Ewan ko, sabi ni ano eh, ni Levin. Ay, si Levin yun, hindi ako, ha? Ay, iba pala yun. Oh. Yan. Uy! Uy, may namumuong tandem daw sa loob. Sweet. Sa pagpasok ni Sweet, sino kaya ang kasayaw niya? Aba. Uy, kaya pala lumabas si Ranzel kasi ito yung papalit na magiging tandem ni Rudolph. Tandem? Ano, love team ba yan? Tandem nga. Ah, tandem ba? Baka pwedeng i-love team. Nakakainis naman to kausap. Ang hina ng kukote. Hindi, baka pwedeng i-love team mo. Hindi, wag muna mag-uumpisa yan sa tandem eh. Ay, tandem. Eh, bakit yung, kayo ba? Ba't yung iba, love team agad? Grabe, si Sweet at si Rodo. Pagka sila na, hindi na, no? Ay, grabe. Paano naman yung Dorex fam nyo dyan sa comment section kung hindi nyo man lang pa tatanungin kung oh, yung buntis huwag mong hilahin. Ano ba? Ang ganda nga ng pagkakas. Ah, ito pa yung Sinetch Itay. Oo. Ay, yung Sinetch Itay daw na gusto mong i-recap nung... Oo. Yung ano, yung Sinetch Itay na may kiss mark sa ano, sa ganito. Natanggal na kaya yung kiss Sinetch mark Itay. Niya. O, di ba? Sino ba yun? Sinetch Itay, may ang kiss laki. Mark. Ang laki. Si SJ ba yun? Oo. Hindi naman namin sinabing si Levin. Uy, Levin, hindi namin sasabihin. Ay, na sinesekreto mo yun. Oo. Wala akong ganun. Na ayaw mo mag-shoot ng nakasando or hubad kasi naiiya akong makita yung chiki. Ay, wala akong tsaka, ganun. Tsaka hindi naman namin sasabihin na si Morings yung gumawa. Kaya huwag kayong mag-overthink sa Dorex ngayon kung nag-kiss mark na sila, guys. Oy. No. Oo, tsaka ayaan nyo na kung may mga ganyang... issue malala. Morings kasi, sabi ng dahan-dahan. Ay. O, di ba? Ano kayang talagang... Ano po kaya ang talagang nangyari sa Batangas? Uy. Gano pa kalaki yan? Diyos ko ka, Morings. Tigilan niyo ako. Ayan. So, para sa mga Dorings, pamang inyong ayuda ngayon ay... Chikinini. Aba. Uy, hindi to. Hindi po totoo yun. Pero totoo talaga yung chikinini niya. Oo, ikaw nga may naglagay eh. Oh, di ba? Ayan. So, thank you very much po sa matinding ano ayuda ngayon. So, ayun nga, ano sa tingin niyo yung naging magiging participation nila sa loob? Si Sweet at Sweet? Si Ana. Si Ana, I feel like siya yung magiging mediator. Tapos si Sweet yung gladiator. Ano? Alam mo yung pag may nag-aaway, parang feeling ko siya yung, hindi ka usapin mo kasi parang magiging mediator sa gitna na hindi, wala namang ganun. Hindi siya ganyan. Kasi noong season 3, naging ganun siya eh. Mm-hmm. Pag may alam niyang may nag-aaway na ganito, lagi hindi siya nagkakampi sa isa. Parang pareho niyang sinasabi kung ano yung sasabihin ng isa tsaka sasabihin para maging neutral. Oh. Yes. Feeling ko at ngayon, pagpapatuloy niya, syempre yung mga ano niya, anong tawag niya, yung mga pagpapatawa niya, simpa din, isa siya lalo na nandun si Jethro. Ang perfect ng tandem nilang dalawa. Oo, favorite perfect. Ko yan. Tsaka Evan. Jethro, Evan, tsaka Kuting. Mm-hmm. Lagi grabe yan. Grabe, amazing yan, promise. Tsaka naalala niyo yung performance ni Angge, Jethro, Evan, tsaka Kuting. Nung concert. Diba? Sobrang gustong-gusto ko yun. Yung performance nila kasi... Wala yung ano talaga, walang script yun and everything. Talagang on the spot yun na nagsasalitaan silang apat. Perfect, perfect combo. Ang galing, ang galing nun. Ikaw na, uy, Levin, ambag. Ano? Hindi ka na, Levin, andal. Levin, ambag ka na. Hindi, mas magaling pa rin yung performance mo nun. Tatampalin kita dyan, Ming. Oo nga, di ba seryoso naman na? Ang ganda nung red niya na ano. Oh. Levin, wala mo lang akong narinig sa'yo na ang ganda ng boses ko, ah. Nasabi mo na. Wala kang kwenta kausap. Ano? Okay, sige, next. Anong feeling mo na ano nila, role nila dun, B? Ayun nga, si Kuting, magandang role niya kasi, syempre, si alam Eva na doon. Alam mo kaya gaya to.
Gaya-gaya nang sasabihin kay Morris. Hindi. Yun ang ano eh. Inuunahan ako eh. Yun ang sasabihin ko eh. Di syempre. Oo. Basta yun. Okay, kay Sweet. Kay Sweet. Oh, ikaw na muna kay Sweet. Siyempre, nagkaroon ng ano si Rodolph. Nagkaroon ng kasama niya sa ano ba yung ano niya? K-pop. K-pop. Ayan, si Ransel kasi hindi K-pop eh. Ano yan eh. Ano ba ang ano sa'yo, Ransel? Iba na yan dyan eh. Hindi na K-pop dyan eh. Ano? Ano na? Ano tawag dito? Nalimutan ko na, adi-adi sige, na yan. Sige, kaya eh. Mo yan, B. Sige, paglaban mo, tao ba to? Hayop pa to? Hindi. Ah, hindi? Oh. Ako naman, si I feel like si, ano, si Pao tuloy yung sasabihin ko. Sino to? Si Sweet. Si Sweet naman, excited ako for her. Kasi nga, di ba, umiingay na siya. More than 3 words na yung nasasabi niya dito sa FNC. Excited ako sa kung ano yung magiging, at kung magiging sino pa siya sa loob ng season 4, knowing na mas grabe dun yung mga dapat mas maging palaban ka dun. Feeling ko magiging MJ Daet siya, pero updated version at mas level up ng konti kasi mas maingay siya kay MJ. Feeling ako, ko. Ako ano, parang wala akong worry na may something na mangyayari kay Sweet sa loob. Kasi parang alam mo yon, itong naging first home niya is Nahulma. Oh, nahulma na siya ng maigi. Alam mo yung Sweet ng season 2 kasi parang pag sinabi mong tinanong mo kung ano yung si Sweet or kung sino si Sweet, parang tahimik siya na hindi mo siya makikitaan na parang introvert siya na hindi siya makikipag ano sa amin dito, ganyan. Pero nung nandito siya, sa the whole stay niya dito, as in talagang sobrang kulit niya, sobrang talkative niya, nagbibiro na siya, tapos ang ano niya, ang ingay-ingay niya, ganun. Yun parang pagdating niya talaga dito, sabi niya yung boses niya, "Hi guys." Ibang-iba nung una. Hello. Kaya lagi namin siya inaasar kasi para malabas namin yung kung sino siya kasi sabi namin, "Hi guys." Ang response namin, "Hello." Ganting kami. So ngayon hindi mo na kailangan gumanon, binakikipagsigawan na siya sa iyo. Exactly. Nakikilaban na rin. Oh, oh. So alam mo, ramdam ko sa kanya na parang ano, parang nakalimutan ko yung sasabihin ko actually. Tsaka feeling ko, ito na lang, feeling ko, pagpasok ni Sweet doon, is hindi siya mahihirapan makipag-friends or makipag-mingle kasi dito na sanay siya. Oh. Dito na sanay siya na sobrang maingay kami, sobrang approachable kami, ganito, ganyan. Yung parang hindi na siya nahihiya sa amin. So, probably, siguro, pag nandun na siya, is hindi na siya mahirapan mag-adjust. Tsaka, kasi parang dito sa first home niya, nakayanan niya na doon pa kaya. Sinanay ni Kate eh. Nakalimutan ko. Talaga, dapat lang, Diyos ko. At kasi saka, season 4 yun. Ramdam ko wala siyang magiging problema kasi people pleaser si ano eh, si, in a good way. Akin yan, tangi. People pleaser si ano, si Sweet. Tapos dito, kahit nauna siya sa pila ng CR, willing siyang mag-give way kahit una siya, magiging panglima siya basta may magsabi na, anong gagawin Sweet, mo? Sige mo, Ate Morex, ikaw muna. Sige, Kate, ikaw muna. Hindi ka tulad nung isa dyan. Ako na nga yung nauna, uunahan pa. Sino kaya yun? Sino kaya dyan? Oo na, Dorex, layag na kayo, please. Nakaka-stress kayo. Alam nyo, guys, ngayon mag-show kami dito, B, na andito sila sa table ng, ano, sa dining table. Pababa ako, eh bad mood ako pagbaba kasi kagigising ko lang. Tapos parang, alam mo yung gusto ko maging Sophie, na parang ayoko muna silang pansinin. Eh, B, sa sobrang ayoko silang pansinin, sila yung nagpapansin, B. Paglating ko dito, B, sabi nga nun, alam mo, lagi ko nalang ganyan, ganyan. Ganun na agad yung usapan, binag-aaway na naman sila. Sabi ko, ano to lang bingan nyo? Masyado ka na nag-aayuda ng mga away namin. Tama alam mo na. Namang ganyan siya eh. Alam mo namang... Laging, alam mo, ganyan siya. Hindi mo malang naisip kung ganyan ka din ba? Oh, pares nga. Ayan, ganyan po ka, sila. Ganyan, na. Ganyan po sila. Diba? Makikita nyo po, ganyan sila. O, diba? O, nagharutan pa sa likod ko, diba? Dinaan pa sa likod ko. Anyways, may chance kaya na maging in a relationship si Anna ulit, kagaya nung si... Kasi diba matagal na siyang single eh. Ngayon, naka-BFF premium na lang siya. Guys, sa mga di pa pala nakakapag-subscribe sa aming YouTube premium. At makapag-join, mag-YouTube premium na kayo for only 129 pesos. Lahat ng ganap sa season 4, please. Malay nyo, ganap din sa, dito sa FNC, di ba magkaroon na? Ano? So, make sure to subscribe. Ano mo na yung ano? Mo ba? Magiging... Pwede bang i-green screen ako dito para nakikita yung ginagawa nila sa likod ko? Ayan. Oh, hindi. Nakaano ko sa upuan. Oh.
Naggaganunan sila ng kamay sa likod ko eh. Hindi. Parang gusto ko na lang siko. Hindi. Ko ng ano. Ay, pero ito, ramdam nyo ba magiging single siya doon? Mapagpapatuloy nyo yung mga naudlot na laban? Feeling ko magiging ano, feeling ko ano, matutuloy ako. Maayos nila. Kasi nga, gaya nung sabi ko, ang pag-usapan natin kagabi, is hindi, kulang lang sila ng pagkikita, kulang lang sila ng pagsasama. Mm. Kasi, ano eh, nabuo yung koke as in magkasama sila eh. Yung tipong hindi nila naiiwan yung isa't isa. So parang feeling ko ang kulang lang talaga ngayon sa kanila is yung pagsasama nila. And, tama. And siguro pagpasok ni Anna, feeling ko magiging okay naman sila doon. Kasi kaya na nilang ayusin kasi nga malapit na sila. Magkasama na. Mm-hmm. Oo. Yeah, may magaganap. Ano? Ano ba 'to? May magaganap na kaya sa ilalim na kumot katulad. May magaganap kaya. Ay nakukuting ang mga gawain mo. Feel ko din, may magaganap na naman. Pero ang sabi niya sa akin, Mama Morings, promise hindi talaga magiging ano daw siya doon strong independent. Ewan ko lang kung magiging strong kanina nga sinayawan mo agad eh. Eh, siyempre, pero support pa rin naman tayo. Na-miss siguro eh. Yung ba namang ilang araw na hindi nagkakasama, nagkakausap. True. Sasaywan ko talaga pag gano'n. Totoo. Oo. Pero ngayon, dumako naman tayo. Naririndi na daw si Levin sa pero ngayon. Ang lakas daw ng pero ngayon. Bakit nga gano'n? Yung pero lang yung nasasabi mo ng malakas. Pero ngayon. Sige. May buntis kang katabi ako naririndi. Di ba yung kamay nila? Sana pwede akong i-green screen dito. Hindi nakahawak, promise, hindi. Ba't ba siya sumisigaw? Oh, game. Alam mo, wala akong magandang sasabihin. Huwag ka na muna magsalita. Eto guys, ngayon naman, dumako tayo sa superheroes. Alam nyo, nagtataka ako kung bakit superheroes. Pero kanina, pinag-usapan dito sa dining room na kaya daw pala siguro superheroes. Dahil... Friday the 13th. Pero anong connect? Ganun ba yun? Wait lang, alam nyo, meron ako naalala. Ano? Bago tayo dumako sa superhero costumes. Parang, etong isang source natin. Sabi niya, hindi ko alam kung nabasa nyo eh. Pero kasi na tumatak siya sa isip ko kanina. Since nasa hospital nga ako. Mm. Nasa hospital ako, iniisip ko, sabi ko, buti na lang hindi lang ako yung nakakita. Kasi, eto yun, si Netch Ite, content creator. Teka lang, baka mamali ako ng sabi, baka mabash pa ako. Kailangan better natin. Watch out. Kailangan klaro, ha? Oo, kailangan klaro yung ano. Si Kate pa rin, hindi pa rin nag-nail cutter ng kuko. West B, sayang yung ano, sayang yung extension B. Tampaling kita eh. Si Netch Ite, nag-smirk nung in-announce na TH Classic si Kuti. Si Netch Ite. Yun yung tumatak sa isip ko. Nasa hospital ako, sabi ko, hindi na ako mag-iisip. Pero TH Classic ba si Kuting? Hindi na ako mag-iisip kung sino kasi nakita ko nung nandun ako, nung in-announce na ano. Nanonood kasi ako sa ano. Kahit ano daw yung smirk? Yung parang antangan man. Hindi, parang sa mga hindi nakakaalam. Parang nagda-doubt ng ngiti, gano'n. Or parang sarcastic ba? Medyo sarcastic na parang gano'n. Kita naman siya sa 24/7, so yun lang. Pero hindi ko yun alam, ngayon ko lang nalaman yan. Bakit kaya siya nag-smirk? Ay. It's either ayaw niya ba si Anna, or hindi ba siya natutuwa na new CC si Anna, di ba? Pero may clue kayo, may clue. Ha? Baka naman na... Oy, CCTV. Baka naman na CCTV, VDR. Ngayon ko lang nalaman yun, pero napansin ko din yun kanina. Nagulat din talaga ako. Kasi binasa ko yun ah. Baka i-recap nyo na lang. Binasa ko yung ano. So yun, di siya masaya. Feeling ko dahil din sa issue before. Dami na kasi hindi, kasi hindi naman din ata sila goods or something. Ayun. Kita kanina. Pero who knows, 'di ba? Baka who knows naman, baka naman hindi naman totally yung pag-smirk niya is toward Anna or hindi naman towards baka naman sa sinabi. Iba. Oo. Mm-hmm. Baka nagkataon lang na pag-announce noon is nag-smirk, 'di ba? Mm-hmm. So, hindi lang naman yun yung na-encounter na ganong eksena eh. Kasi, nung pumasok din naman si Justin, merong May ganon din. May ganong ganap din eh. Na may nag-walk out. Ay?
At may nagtaas ng kilay. Uy, ganun. Bakit parang pagaling sa FNC, inaano nyo? Wag naman. Alam nyo, kung kahit galing dito sa FNC yan, kung meron at merong gagawin yan at talagang ibubulgar namin, hindi naman kami na, hindi FNC yan, papaanohin namin yan. Hindi ganun. Kung akala nyo, kahit galing lang FNC, pagtatanggol pa rin namin kahit mali sila. Wes, walang hindi. Ano-ano dito. Kaya nga nagsasabi sila kung, di ba, after nilang pumasok, magsasabi agad sila sa amin, nagchat-chat sila sa GC namin bago sila i-remove na. O kung meron akong mali, sabihin nyo, ha, ganito, huwag kayong ano, ganyan-ganyan. So, meaning to say, hindi kami ano, hindi namin sila paninindigan kung talagang mali sila, B. Ay, sukuting, pag mali yan sa isang linggo, di ba? Tsaka pinagsabihan na namin sila before sila pumunta doon. Sabi, alam mo, kahit pa sobrang close tayo dito, kung may mali kayong ginawa, kahit pa sinachite yan, sasabihin namin. Kasi ganun yung ginawa namin sa iba. It doesn't mean that you've been once part of FNCA. Automatic ganun. It's just that, syempre, mas magiging honest pa nga tayo sa kanila kasi nga nakasama na namin sila. Tsaka alam namin na hindi sila basta-bastang mag-iisip ng masama sa amin. Kapag kasi mas maiintindihan nila. Kasi nanggaling na sila dito and alam na nila yung patakaran dito. So, pasensyahan talaga tayo. Kaya sinasabi ko yung mga galing dito na FNC, huwag kayong mag-ano dyan na ipagtatanggol ko kayo. Be, hindi. Kung meron kang mali, mali mo talaga yan, B. Walang kinikilingan, di ba? Walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang. Ang likod po ng kamay nung dalawang nasa gilid. Hindi, hindi, hindi kami naghahawakan, nasa, swear. Nasa ano? Nasa upuan. Oh. Oh. Nagagalit na si Buntis yun. Sino ang maganda ang costume kanina? Tala, i-discuss natin isa-isa yung mga costumes nila. Ay, ako si Kuya Rai, Spider-Man. Naalala ko tuloy si Patrick. Feeling kanina nag-open ako 24/7. Sabi ko, bakit nandun si Patrick? Hindi pala si Patrick yun. Si Kuya Rai. Hindi pala si Patrick. Oh, ayan o, nag-enjoy na sa agad si Ano. Bawal yan uminom. Uy, tanggero daw si Ano ngayon. Ay, ano si Ano, ano? Ant-Man si Ano. Si Terry. Si Terry si ba Mitch, ay, si Mitch, ko. Si Mitch pala. Ano si Mitch? Spider-Man. Ay, hindi. Ant-Man. Iron Man. Ah, Deadpool. Okay. Ano yung kay Terry? Ant-Man ata. Parang Captain Spider-Man. America. Diba? Meron siyang shield. Mas maganda kung meron siyang shield. Ah, meron. Bongga naman. May winner ba to? Pagka ano? Pag si Evo. Ano? Ano yun? Sino to? Ang cute sino na? To? Ay, ano? Si Eva. Ay, Peter Pan. Ay, Tinker. Sino? Si? Si? Neil? Akala ko si Neil Tinkerbell. Akala ko si Neil. Diyos ko. Sabi ko, si Neil Tinkerbell. Ay, ang tinis na bonus ko. Ano ba naman si Neil Tinkerbell. Si Neil Mario. Si sino si Shaz? Wonder Woman. Si Evan mukhang ano eh. Kasi pink yung ano eh. Sino to? Si May. Si May. Ano siya? Si May. Sino si Mario? Ay, si ano nga. Si Kuting. Ano? Si Kuting. Alam nyo. As Kuting. Na, isa pa sa reason kung bakit si ano, isa pa sa reason kung bakit si Anna tsaka si Sweet yung naisip namin. Kasi nung sinabi ko nga kagabi, umalis sila ng Tuesday. Wednesday sila umalis. Tapos, bumili sila pareho dalawa ng onesies. Sabi ko, bakit sila may onesies pareho? Oo nga, yun pala, yun yung pinaghahandaan nilang costume. Oo. Pero Anna, bakit hindi mo suot? Hindi ka ba proud doon sa pink? Ang kita ni Belle. Si Belle ba to? Si hindi, parang si Belle ba yan? Ay, si Belle. Ano, si RC. Si Belle. Si Belle, ganyan yung buhol niya. Si Belle. Tapos si Belle to, si Sailor Moon. Tapos si Justin, sino siya dyan? Feel ko si ano siya, si Wonder Woman. Grabe, 7 million na yung naglalaban na katok. Katok na. Magsi-7M na ata. Ang dikit ng laban eh. Ay, hindi na siya Goldilocks, sabi ni Eka. Grabe, 7M! We? Oo. Tingnan nga natin. We, alam mo ba dati, parang ano eh, may yung iba konti lang, pero ngayon 7 million, ibig sabihin, ganun na talaga ka ano. Hindi, alam mo kung bakit, B. Ay, grabe, B, oh. The House of Collab Mansion ay, for H&M. A week, tas H&MGC, 10K. Ikaw ba hindi lalaban dito? Bilalaban din ako dito, we. Grabe! Hindi ka pwede, B. Hindi, kung ako nga eh, parang kung ako lalaban din ako, kung ganitong may 10K ay, na ba, ano. Oo, di ba, nung nag-H&M tayo dati, di ba last time TV pa nga yung last time? Oo.
Madami. Abay, madami. Ipa-follow ka ng mga co-content creators doon. Ay, Ward Nation. Collab sa kanila. Ward. Ward at ano eh. Maliban sa collab sa kanila. Pag may sponsor visit, may mga ang damit din sila. No, may Cold Stone, TLJ, lahat mararanasan nyo. B, ang naglalaban, admin eh, ay, hindi naman admin, pero Angge at saka Ward na Ward ano, fam. Tapos Angge Stan, parang ganun. Mm-hmm. Oo, parang Angge Stan or Ward Stan, ganun. B, naglalaban number sila. One. Yung okay, ano, Ward admin ata. Of Ward, Ward eh, Nation. Pero konti lang yung lamang, ah. Hala, 3 hours na lang! 300K. B, feel ko madami magbabagsak. Pareho, si Judith lumaban din. Princess Judith! B, feeling ko, ano, may mga magbabag... Kasi pareho pa silang naka-live ngayon. Oo. Naka-live silang mamaya dalawa. Mamaya makikita natin yan. Oo. Tsaka pag ganyan mga labanan, talaga ipaglalaban yan. Alam mo naman. Adminicate yung pat, no? Sino? Ba? Grabe. Eh, pero medyo malaki-laki din naman yung lamang, 500K. Pero kung nagpapaikot sila, mas malaki. Lang yan, alam nyo, na ano ba yan? Pwedeng wag muna mag-Netflix. Oh, sige na, go. Back to the topic. Nakakainis, ha? Pwede mag-live muna kami bago kayo manood. Hindi pa ka napindot. Is it possible? O, ito muna na. Cellphone. May Netflix dito. Ay, hindi. Si Ransel daw nag-on, no? So, ayun nga. Sabi ko nga. Grabe yung labanan ngayon. Kasi alam mo dati, yung alam niyo yung, kung natatandaan niyo yung ano ni Charisse. Oh. Kasi lumaban din ang katok yung ano ni Charisse, si Mark. Yung mm-hmm. Yes for you. Yes. Admin? Oo. Oh. Hindi admin. Ano? Parang anak-anakan nila ni, okay. Ano, ni, hindi ko alam kung kanino niyang anak-anakan. Pero yun, lumaban yun ng ano dati. Nanalo. Tas alam mo yung last minute na lang, parang last 3 minutes na lang, akala namin siya yung top one kasi nag-invest na talaga si ano si Charisse. Mm-hmm. Nag-drop din siya. Oo, naglabas na talaga sila ng pera as in that time nang hiram sila ng 3K sa akin ni Kuting. Mm-hmm. Tapos yun nagsinuportahan nila. Akala namin top one na tas pagtingin namin biglang may biglang nag-boom. Biglang nag-boom ng 1 million yung ilan lamang. Parang ano? Parang 1M ata din or ano, basta ang laki ng lamang nun. Mm-hmm. Mabigatan nang syempre naman. Pero ngayon no, 1M lang 'yun. Ngayon 6M. Ay hindi. Naalala nyo, may record tayo na 10 million. 11 million kay 11 ano, kay Colleen. Tsaka si Jamila yung kalaban niya no, na pumasok din naman eventually. Mm-hmm. 11M do. Grabe no. Alam mo, naiintindihan ko kung bakit talaga ganun. That dapat talagang mag-invest because once you've been part of the THOC, kahit 1 week ka lang dun, ang dami mong pwedeng ma-experience. Mm-hmm. Unang-una, pag nagsisponsor visit, automatic kasama ka. At kung ano yung makukuha ng mga content creator, meron ka din. Tsaka yung exposure na lang, di ba? Exactly. Pag sa Kumo ka, dagdag followers din yun, eh malaki yung ano sa Kumo. Tsaka makikita mo si Morenks, di ba? Oh. Tsaka ano, tsaka napapansin nyo ba yung mga pumapasok ngayon na mga ano, mga katok is parang ano, admin na ni ganito, admin na ni ganyan. Parang alam mo yun, nilalaban nila itong isang tao na to para makasama yung idol nila dun sa loob. So kasi nung kasi nung season 3, ang daming pumasok na ano eh, na admin ni Angge at ni Ward nung season 3, sila fighting. Mm-hmm. Oh, is fighting. Sila si ano sana sayang eh si Weya. Oh. Si nagka-issue siya noon. Parang naging as one na lang din talaga yung buong season 3 noon na wag papasukin siya kasi tinanong kami noon talaga kung papapasukin ba siya or hindi. Oo. Kasi nga merong kumakalat na issue before siya pumasok. So kami, syempre, ayaw namin ng negativity that time. Ayun. Saka umiiwas din. Pero nag-number 1 siya noon. Oo, nag-number 1 siya noon. Yung pangalawa yung pumasok. Tapos alam mo ba, meron ako kinaiinisan na naging katok winner ng season 4. Sino? Secret. Pangalanan mo na, wala na tayong andito. Eh. Pero itong, hindi ko naman kasi siya kilala, B. Ah, di ba? Pero itong content creator, ay, itong katok winner na to kasi, ano, wala siyang alam talaga, B. Ay, yung tinanong, ay, joke. Wala siyang, ba yun? Wala siyang alam talaga sa The House of Collab, B. Addy season. Oo, kasi ang kinlame lang siguro niya yung TV. Kilala ko na yun, eh. Kasi may TV dun, may TV yun na ano talaga, tas may 200K coins. Tas nung nandito siya, B, sabi ko, ang approach ko sa kanya,
hi. Sabi ko, ang aga niya eh. Kasi 11 pa lang nandito na siya. BA, alauna. Ano oras sila pumasok na? Alas 5. Tapos, ano, sabi ko, hello. Sabi kong gano'n. Tapos, ano, sinong gusto mong makita sa loob? Sabi niya. Sabi niya, si ano po, si Dior, tsaka si Mahalia. Eh, wala na nun. Sabi ko sa isip ko, season 4 ba sila? Season 4 ba si Dior? Ang ginagawa? Tapos sabi ko, meron ka pang gusto makita? Wala na po eh, sila lang po yung kilala ko. Sabi ko, may binanggit pa ba? Sino? Si JJ Moon Vines daw. Ah, sabi ko sa isip-isip ko, feeling ko hindi to lumaban para sa mga naandun sa loob. lumaban para, sa, para TV. Sa TV. Sa TV at sa dais. Di kung ikaw man din yun, lalaban ka kasi TV yun, B, di ba? Tsaka may coins ka pang wakapan na loob na. Oo, at wag siya. Sexy tong ano na to. Ay, kasi, di ba, nagsuswimming-swimming sila. B, hindi siya nagpatalo, B. Nakatupis siya, B. Shit, hindi ko napanood yun. Huwag mo kakalabanin. Nakatupis siya. Oo. Grabe. Pero ito, sino yung pinakapaborito mong naging katok nung S3 tayo? Si Colleen. Si Colleen. Ay. Bakit ikaw, Levin? Sino? Si Fighting ako. Si Fighting. The best si Fighting. Bakit? Bakit? Hindi, makulit eh si Fighting. Masarap biru-biruin. Ayun. Bakit? Ikaw, sino may burit? Si ano, yung nakasabay ko, syempre. Sino? Si... Sino kasabay mo? Si Nicole. Ah, si Nicole. Si Nicole. Ay, oo, oh, nung next Nicole pala, bar. Nicole. Oo, oh, nakasabay ko yun. Oh. Ang ganda nun eh. True. lahat naman, B, nagandahan ka kasi lahat naman ang pumasok na season 3, maganda. Oh, syempre. Pero ngayon season 4 din, ha? Kasi, ang gaganda din. Kasi ayaw pa niya sabihin si Jelly. Hoy, hindi siya nagkatok, B. Hindi siya nagkatok. Di ba nagkatok si Jelly? Di ba nagkatok siya? Season 3? Nagkatok hindi siya. Hindi katok yun. Ano ba yun? Yung lahat ng CC. Ah, yung CC. Oo, yung CC na ano, yung CC na lumaban. Yung balik-balik ng CC. Oo. Oo. Oo nga pala, tatlo yung pumasok na si Zyra, si Jelly, tsaka si... Sino yung isa nun? Katok? Basta tatlo pumasok nun eh. Hindi, dalawa lang. Si Zyra, after natin mag-enchanted, umuwi na. Tapos si Jelly. Si AJ, nagkatok nung una. Yung una. Kasabay ko si Angel Grace. Ah, kasabay mo. B, nung kasabay ko si Angel Grace nung season 3, B, wala akong masabi. Kasi nung nahihiya ako, B, nakaganyan lang ako nun, no? Wow, nahihiya ka pa nun sa intro mo. Hindi sa intro nung nandun sa talisay. Bakit? Level, pero level kayo ni Angel Grace nun. Ay, para naman. Oo naman. Huwag mo naman sabihin, B. Ang bilis naghubad agad. Hindi kasi, sabi ko, ano, may entrance siya. Mm-hmm. Eh ako, ang entrance ko, parang dun lang din. Tapos, last minute, sabi ni Ate Pam sa akin, ano, ay, Kate, magpalit ka daw, magtupis ka daw, sabi ni Sir JB. Ha? Tupis po? Hindi ka pa handa nun. Pero sabi ko, isa lang yung dala kong tupi. Isa lang dala kong swimsuit. Two-piece pa. Damit mo nun pang 1 week lang. Two-piece pa. Isa ano lang dalawang swimsuit. Pang 1 week lang talaga yung dalawang. Ay, seryoso? Nagkaroon lang ako ng damit nun, yung mga tapon-tapon nila. Ang gabi naman yung tapon, iba binigay talaga yun sa'yo. Yung tipong di na nila ginagamit, binigay na nila sa akin. Wala talaga akong damit ng season 3. Pero yung isang maleta ko, nandun na yung sapatos ko, nandun na yung damit ko, nandun na lahat. So yun lang lahat hanggang matapos? Tapos... Nung ano na lang, yung season 3, nakakolekta ka. Oo, ang dami. Syempre nag-H&M, nag-bench tayo sa bench cafe, ganyan. Bumili-bili na ako. Talaga ba nung ito yung unang encounter ko kay Angel Grace. Nung naandun ako sa ano, sa Talisay kasi magkasabay kami. Sobrang nauna ako kasi 8 pa lang binandi sa Talisay na ako. Mm. Kasi iniiwasan namin ng traffic noon. Mm-hmm. So, maaga kaming bumiyahe. Alas 3 pa lang ng madaling araw. Umalis na kami ni Webay Siha. Tapos, nakarating kami dito, mga 8. Tapos, sabi ko kay Mama Joy, nasan na kayo? Ay, nandito na ako sa ano. Sabi ko, pagdating ko Talisay, alam mo, hinahanap ko yung THOC. Sabi ko, saan yung THOC dito? Tapos, alam mo doon na. Sabi ko, saan yung THOC dito? Alam mo, ito yung Italy. Umikot kaming ganun. Inihinahanap talaga namin kung nasan. Kasi sabi ko, ay, doon tayo sa likod. Daan tayo sa likod. Kasi sa likod na ito, ayun yung kulay ng THOC. Pagpunta kong ganun sa may, sabi ko, ay,
hindi naman to. Sabi ko, wala naman dito yung ano. Sabi ko, wala rin ako naririnig na ibang sisi. Mm. Wala rin ako naririnig na tahimik. Oo, tahimik. At pag upo ko doon, mga saktong 12:30 dumating na si ano, si Angel Grace. Pag slide ng pinto B, para siyang humangin na gano'n. No? Sabi ko, ay put. Ay. Sabi ko talaga B. Sabi ko, ay put. Sabi ko, ang ganda. Tapos ang bungad niya, Mama G! Daddy G! Ganyan. Tapos may dala-dala siyang mga regalo. Sabi ko sa isip ko, dapat pala may dalang regalo. Requirement pa yun pag pumasa. Oo, kasi nagpakain siya bi talaga. Uh-oh. Meron siyang dalang regalo kay Mama G, kay Daddy Franz, kay ano. Sabi ko, grabe naman pala ang mga sisi dito. Mm-hmm. Kako, kilala na nila isa't isa. Samantalang ako, hindi ko alam. Tapos sabi ko, kailangan ba may present? Parang na-pressure pa ako noon. Sabi ko, that pala meron akong dala na kahit ano. Eh, na ikaw na yung regalo, no? Pero alam mo, as someone na may experience mo, siguro naging sisi ka din, tapos bumalik ka ng ganun. Worth it na bigyan talaga ng regalo lahat ng part pagbalik. Ng... Kasi ano. Eh, hindi ko naman alam pagbalik na... Pagbalik ka, yung meron ka ng pera, yung kumikita ka na, pero yung bago ka palang nasisi doon. Eh, hindi ko naman mapera, kasi alam. Mapera to, no? Hoy, hindi ko naman kasi alam na bago, and na... Old sisi pala siya. Ano to? Hindi ko alam. Hindi mo alam. No? Ang akala ko pareho kaming bago. Sabi ko, lugi naman ako. May alam siya, may kilala siya. Ako wala. Wala. Oo, B, pumasok ako nang wala akong kilala kahit sino. Tapos yun, yung mga na-expect ko pa na tao no season 3, hindi ko din naging kaano. Oy, nakwento mo yun. Diba? Yung ina-expect mong maging ka-close mo, yun pa pala yung bumalik sumira sa iyo. Sumira sa'yo, B. Ay, patay tayo dyan. Bindi ka pa pumapasok, B, sirang-sira ka na. Ay, grabe naman. Yun yung mga in-expect kong tao na ano. Pero okay lang yun. Pero pass tanda mo ba yung ako yung una nag-abot sa'yo ng towel nun? Hindi. Inutusan talaga ako ni Ate Pam. Hindi ko sabi, alam. Sabi, Levin, abutan mo. Ang alam ko, since familiar sa akin si Yumul, yung jacket si Yumul niya. Lang familiar sa'yo? Oo, oh, familiar si Yumul sa akin nun. Kasi parang nakikita ko na siya before sa TikTok ko. Mm. Tapos, inoffera niya ako ng jacket. Sabi ko, bait naman na ito. Wow. Siyempre, pero hindi ko siya trip kasi mukha siyang bading. Hindi naman ako again sa mga bading, pero ayoko lang kasi nung parang lulumalumanay na parang hindi ka kaya ipagtanggol, bigan. So, yung mauna pang matakot sa iyo. Oo, yung... Kaya ka napunta kay Evan kasi si Evan, ano, very masculine. Ay, hindi naman siya nauna kay Evan kasi... Hindi ba? Ay, wala palang i-mention dito. Wala pa, sorry. Related sana sa brown na... yung sa'yo. Brown jacket! Hoy, tama na, B. Tama na, B. Tama na. Sumasakit yung ulo ko. Parang ayoko na siyang pag-usapan. Binarinig na. Pero okay lang yun. Naging masaya naman yung... Kinilig ka rin naman dun, di ba? West. Ang dami nilang TikTok na hindi na-upload. Diyos ko, Lord. Be, kinilig daw. Hindi nga ako panilig. Ngayon, syempre, alam ko, pinaka-inihintay yung chika lahat. Eh, yung sa secret bar, dahil nandun sila, sino kaya, may dudura ba kaya ulit? Aba, may dura. May mag-aaway ba kaya ulit? May magduduraan. Wala naman duraan. Dahil bang malalasing ng sobra at saka, iiyak, eh wala na si Jelly tsaka si Renzel. Meron ba mga magseselosan? At saka minapansin kayo, bakit kaya sa secret bar sila? At hindi sa TRD. Diba? At bakit naman kaya? Daw. Kasi diba, ang daming celebration ngayon, pero bakit sa secret bar? Ooh. Ay, wala lang, naisip ko lang. Ha? Oh, tsaka actually mas nami-miss ko yung ambience ng secret bar na kayo-kayo lang. Unlike pag nasa TRD ka na parang malaki tapos pwedeng ano nang iba, parang mas bet ko talaga sa secret sa bar. Sa secret bar kahit medyo tsaka, hello, pumunta doon si Daniel Padillo. Ay. Saan? Oo. Totoo. Tsaka kasi sa TRD masyadong malaki. May second floor kasi. Eh. So parang malay mo, may naglalaplapan na palang mga ano dun sa second floor. Nandun naka-focus sila sa baba. Si Murings na yun. Hoy! Kasi diba ang dami ng love team sa loob. Totoo. At saka B, mapapansin mo yung mga love team B, baka mamaya wala na yan sa baba. Andun na sila nasa taas. Pakailan ba naman sa camera, mga single dyan? Diba? Walang ka, hindi makakamerahan diba? Yun. Pakailan ba namin dyan sa mga single dyan? Doon kami sa taas. Totoo. Tsaka may mga sariling mundo yung mga ganyan eh. True of all. Pero alam mo, ang pinakagusto ko kapag nag-iinuman, talagang unlimited yung inuman. Tsaka hindi lang yung putso-putsong mga inumin. Is it possible na next time pagtabihin yung dalaw? Hindi B. Okay. Hindi ko pagtatabihin mo itong dalawa, baka mag-away lang. Kaya nga ako nandito kasi ako yung referee. Mediator, ganun. Sabihin mo. Mediator. Yan. Kala nyo? Busy. Anong nakita mo sa likod? Biwala na, B. Gano, nandito na yung kamay ko.
Parang mga sira ulo tong dalawa na to eh. Ayan, huwag kasi kayo magtanong. Bukas for sure may ala, issue. Si Telly, oh. Gina G mag-ano si Telly. Mamaya lasing sino na naman si Telly to. Dyan? Yun oh, nakapula. I mean, ano yung pinaportray niya? Baka si ano, si ala, si Mario at saka si ano, si Luigi. Ala, oh, sino to nag-hug? Ano ba? Grabe naman ang Zytro. Ay, Zytro. Sorry ba naman sa yellow at sa peach, di ba? Ano pinaportray nila? Anong costume ng Zytro? Unahin natin, ano ang anggel? Hindi ko rin nakita pa. Hindi natin alam. Comment kayo dyan, alam nyo. Comment nyo guys, ano ang anggel? Shark. Kailan na natin tong turtle since nakita na natin sila. Ang si turtle si is... Hindi ko ma... Nurse ba siya na ano? Ano ba siya? Ano naalala ba? Ko tuloy nung nag-chucky-chucky sila nung ano, nung November. Yan, baka chucky. Hindi. Chucky. Kung yung chucky-chucky yan, B, si Kuya Ray nagpalit na oh. Ryan, nung pogi. Nagpalit na si Kuya Ray. Ano yung turtle? Ah, Pokemon daw. Pokemon? Ah, ha? Pokemon? Team Rocket? Team Rocket? Mm. Di ba naka-ano yun? Skater, skirt? Ah, yung racket na basketball? Sa Anggel. Anggel? Ah, Team Rocket yung Anggel. Sa Pokemon? Okay. Ang ano, ang shark? Ano ang shark? Hindi ko nakita Season, si RC. Lang. Ang ganda ng costume ni ano? Nino. Ni Mitch? Oo. Oh. Dapat meron din siya nung ano. Alam mo, laging extra si Mitch pagdating sa mga ganyan. And I'm so ito ata si RC. Spider-Man. Black Spider-Man. Spider-Man na black. Ito si RC. Si Shaz. Ano si Shaz? Taylor, ay, yung ano, Black Widow. Black Widow. Mm. Ang cute naman ni Belle, Sailor Moon. Tapos si Sweet, ang cute niya kasi sinuot niya yung onesie. But si Anna hindi nagpalit. Oh, kasi ganyan talaga nga, si Kuti. Eh. Gusto niya ex. Siya yung daw as Kuti. Ano yung Koke? Ano? Si ano, si Doraemon. Ah, Doraemon ng Zytro. Ah. Si Anna, ano si Anna? Si Anna. Yung kontrabida sa Pokemon. Hindi, yung may ahas sa ulo. Ay, ito, tingnan natin. Direct pahiram kami. Alam kita mo ng Tinkerbell, si Celine. Ang cute ni Fairy, Red Riding Hood. Tama ba? Oo. Ang ganda naman ni Fairy. Si Celine, ah, nagbihis lang si Celine. Ay, nagbihis din si ano... Si Telly. Pati si Belle, nagbihis na din. Sino yung ano, ito? Si Ward. Sino tong si Ward? Ano yun siya? Si Joker siya, for sure. Green na. Ay, oo. Si Joker sino siya. Sino tong Ward? Ang extra naman itong sino Ward. Sino tong ano, star? Ay, si Rodolph. Si Rodolph. Uy, wow! I'm so proud. Best in costume. Gusto si ko yan. Ano si Sophie? Dami naman naka-Spider-Man. Parang ito yung Spider-Man na tatlong ano. Yung movie na tatlo yung Spider-Man. Na may ganun-ganun. Si Dio, siya cute. Feel ano ko kay Kuya Ryan lahat Japan, yung Spider-Man. Madami si Hala, Kuya Ryan. Hala, RC, ano yung nakabukol sa gitna? RC, may ganun ano pala siya. Bukol? So, yung si Ronzel, nag-prepare pa naman siya ng darn. Ano Wonder si Kay? Woman. Ano si Kay? Lahat sila naka-wig, no? Si Kay, nasa si Kay dyan. Eto. Si Gail, ang cute naman ni Gail, tsaka ni Angge Pokemon. Tapos may gahawak silang ganun. Si Evan. Si Evan. So, yung pogi din ni Rizzo. Si Evan. Si Evan, please, pansinin natin. Peter Pan, pero... Machi-machi ulit sila ni ano. Peter Pan, pero parang frying pan eh. Di ba? Peter Pan. Vaseline talaga. Let's natin. Go! Ayan na, Vaseline. OSJ. Tama na. Si Reyes, ano si Reyes? Si ano? Si Doctor Strange? Doctor Strange. Okay. Si Neil, tsaka sino yung kapartner ni Neil na ano... Ah, si Yano. Ano si Yano? Si Yano? Ah, Mario. Ay, Mario and Luigi. Ah, top 5 daw. Sila Reyes, May, Rodolph, Teacher Shaz, and Belle. Reyes. Reyes, si May. Ano si May? Si Rodolph nga, Star Wars. Ano yung kay, ano, kay May? Ano yung kay May? Ayan o. Hi, Hazen. Hi, love. Ano yung kay May? Please pasabi sa akin. Kasi hindi ko alam. Sino ba si May dyan? Si Hideyoshi. Ano yung kay Hideyoshi? Naruto? Hindi. Yung yan. Yan. Katabi ni... But parang hindi si May yan. Ganda parang si Tau yung nakikita ko dyan. Hindi ba sa Mobile Legends? Hindi. Sino sa kaya nila nakuha yung mga outfit nila, no? Para siyang ano eh. Para siyang yung... Ako? Anong costume natin pag nandun tayo? Bakit wala si Cleo dito? Ay, oo nga. Ikaw, ano costume mo kasi kung nadyan ka? Kasi siguro si Cleo, si ano? Si, ano yun? Yung partner ni Joker? Si Harley Quinn. Kasi naka-Joker si Ward eh.
Sikuting B. Para siyang nalunod dyan, B. Para siyang nalunod. Grabe talaga si Justin, hindi papatalo, B, no? Talaga. Palaban. Dapat nag-ahas-ahas si Justin. Yung, ano ba yun? Ano, kalaban ni Darna? Oo, si Valentina. Yung nga yung kay Kuting, eh. Si Valentina. Gaga, hindi. Ano na nga ulit tong sa Zytro? Ano, Doraemon. Sino to, si Doraemon? Sinubita. Sinubita, tsaka si... Oo, yung ka-love team niya. Wala si Cleo. Wala si ano, wala daw si Cleo. Sayang naman, para may partner si Ward. True. Diba? Kasi, to, ano naman eh, naka-ano na siya, naka-joker na siya eh. Si Bat, wala ba si Bat? Ano parang yun? Si Ranzel to, na-insert lang dito. Sino yan? Hindi si ko sweet. Alam. Tangi, yung katabi niya. Parang si Cleo. Huh? Ay, si Cleo. Si Cleo. Andito si Cleo. Diyan si Cleo, guys. Si Cleo yun. Ah, WandaVision daw si May. Ah, WandaVision. Grabe naman ang picture ni ano dito. Grabe naman siya. Tulog ba siya? Ano si Sophie? Hindi ko kasi makita si Sophie. Manson si Cleo. Manson? Anong Manson? Anong Manson? Search nga natin, Manson. Ang ganda nung kay Telly. Sino ulit yung top 5? Ba't di kasama si Telly? Kasama ba si Telly? Hindi. Sino ba ang top 5, guys? Comment. Si Rodolph, si May, si Shaz, si May, si Bell. Si Shaz. Saka si ano, si pinsan ni Marings. Ah, si Mitch. Ano, Mitch. Si Mitch. Eto, sino nga ba daw, sino sa tingin nyo yung mga sisi since the end season is fast approaching? Of course, meron talaga tayong mga season ender. Sino sa tingin nyo yung mga, o yung mga gusto nyong sisi na pumasok as season ender at bakit? Ako si Kate. Mga last batch na papasok. Gusto ko si Kate pumasok. Ako papasok ako ng ano. Papasok. Akala ko mag-season ender. Sir JB, pasok muna ako kahit last 2 weeks. Gusto ko si Kate tambay pumasok lang ako talaga. Sa ano. Ako gusto kong pumasok si Cody. Direct, sige na ka. Ay, direct. Si Cody at si Jervy, direct. Pwede ba si Jervy? Hindi na. Sige na. Si Jervy, direct. Ay, may bago ka na naman. May type ka na naman. Oo, si Bane, bagong buhay na si Jervy. Si ano? Newscaster na siya. Si Harsh, gusto ko rin mo. Si Harsh, hindi. Feel ko hindi. Carlia! Carlia, o. Oh. Nasure naman akong papasok sila. Sure ramdam din ako. Ko. Paano feeling mo nasabi? Ko, ipupusta ko ulit yung Carlia na sabay silang papasok. Oo, Carlia, papasok yan. Kung hindi man sabay, pero papasok sila both. Bae, huwag na natin ipasok si Cody kasi wala naman si Ranzel dun. Si Nadine, huwag ano. Muna si Nadine. Si Nadine? Sino ba? Huwag na muna si Nadine. Sino? Oo. Wala naman atang Cherise. Si Papi Leo. Sino tsaka Papi si Leo? Adin. Sino pa ba? Busy kasi yung mga si yun. Si Cherise. Eh. Malay mo, di ba? Oh, si Cherise. Cherise, oh. Papapasokin. Tsaka Daddy Louie. Si Luis. Daddy Louie. Pwedeng sila, hala, ano? Grabe, ang dami pang hindi. Si Rachel. Ay. Si Morenks. Si Levin, tsaka si Rachel. Di ba? Oh, tama. Rev. Ha? Huh? Ang ganda, sure. Revin! Si Romeo at si Morenks. Ro... Ha? Huh? Binasent home na Rorinx. Sila. Na-sent. Akala ka nag-usap na tayo. Ikaw ang nauna. Dito na po, nagtatapos ang ating show. Thank you so much sa mga nanood, guys. Mag-aaway pa po sila. Cherries! Grabe. So, sino sa inyo ang, ano, tatanungin ko kayo, sino yung top, ano nyo naman? Top 3 nyo na, ano, na content creator na pinakamagandang costume. Ako, si Rudolph talaga, top 1 ko. Ako, Rudolph din. Top 2 ko si Mitch, si and Mitch. Top 3 ko si, sa girl, si May. Si May din. Mm. Ako, bakit kayo parehas? Hindi. Ano to, gaya-gayahan? Hindi, ganun din akin eh. Tsaka si Kuya Rai, Spider. Spider? Spider. hindi pa nag-ES4, nakahanda na yung mga costume ni Kuya Rai sa taas. Oo, season 3 pa lang, meron na. Season 1 pa lang, meron na siyang ano, Spider-Man. Feeling ko matagal na pinaghandaan na ni Ryan to. Sampu yung ganyan na eh, iba't ibang kulay. Uy, sa kanya ba yung mga Spider-Man? Nasa taas eh, yung tiniklip namin dati. Uy, pero speaking of birthday bukas ni May, ay ni May, ni Sweet. Oh, on behalf birthday. Of the FNC gang, happy, happy birthday, Sweet! We love you from the bottom of our butts. Okay, yes. Ikaw lang yun. Wala pala akong ganun. Wala ka palang puwet, no? Yan, kasi si Patricia, sinasabihan ka ng walang puwet. Oh, eh. Tapos yung iba dyan. Tapos yung isang to, hindi naman pinag-gym si Morings. Paano ayaw niya? Pinalo pa yung nagsabi sa akin. Oo. Matagal na akong nakafollow. Dapat in-unfollow. Bi, mag-aaway na naman talaga hindi. Sila, Bi. Let's ano? Go, let's go na mga ano, mga superhero. Pero sana dapat alam nyo, mali yung ano sa kanila. Dapat ang sinabi is
magsuot kayo ng superhero na feeling nyo, yun yung nagde-describe sa inyo. Dapat yung nagde-describe sa kanila. Paano si Eva? Ano pa nagde-describe kay Eva? Halimbawa? Ano ba? Ano? Si Hawk? Hindi. Uy, Prime. Hindi ko alam. Prime Panda. Kayo kasi, kay sino kasi? Peter Pan kasi. Peter Pan ba si Evan? Mali. Namali lang ako. Ganoon akong prying pan ba. Namali lang. Evan, hindi kami nagsabi nun ha kung ire-rewind mo to si Moreng. Clear na clear. Loud and clear. Oh, yung Peter Pan mo daw. Prying pan. Peter Pan. Pogi ko yan ni, ano, ni Evan. Ay, oo talaga. Yon, grabe yung mga napag-usapan natin ngayon. Oh. Sobrang nakakaano. Alam mo, naging maganda ang lahat. Gusto kong magpasalamat sa Home Sweet. Sobrang na-appreciate ko yung Home Sweet kasi iba yung comfort na binibigay niya sa atin. At least sa Home Sweet, komportable tayo. Oh. At least sa Home Sweet, nabibigyan tayo ng comfort at care. Kaya naman, Home Sweet, kung gusto niyo pong makabili ng ganitong klaseng katitibay na furniture, maging komportable kayo, please do visit their Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Lahat yan ay Home Sweet PH. Ayan. At syempre naman, ang ating lunch at dinner ay napakasarap. Totoo. At high protein pa, di ba? Wow! May pa-protein-protein ka pa, ha? Kaya maraming salamat sa Andox. Ayan. Magsi-season 4 ba siya? Ay, hindi. Na-sent home na pala siya. Of course, siya. Ang paborito na muntik na maging ka-partner ng MW Cash dito na si Kit. Ano mo na. Thank you so much talaga. Magiging stockholder na doon ng MW Cash. Guys, alam nyo, sa susunod, mag-agent na ako ng MW Cash. Kaya naman, kung gusto nyo maglaro, sa akin kayong maglaro, B. Mag-download na kayo sa link na nasa bio ng mga content creator. Mm-hmm. Eh, pero wala siya ngayon sa mga bio namin kasi yung tribe yung nasa. Kaya kung gusto nyo din na magkaroon ng cash at mga kimpim para hus na GCash, mag-sign up na kayo sa aming mga link sa kanya-kanyang bio. Depende na lang. Mamili na lang kayo. Kung gusto nyo naman, i-sign up nyo sa lahat ng link. Yeah. Diba? Para sa lahat naka-entry kayo. At pwede naman yun, guys. Sinry kasi namin na i-link yung kay Daddy Friends sa lahat ng link ng CC. Pumasok siya. So kung gusto nyo, more chances of winning, ipasok nyo yung email nyo sa lahat ng link ng content creators. Yes. At mananalo kayo ng GCash. Yeah. So ayan. Abangan nyo lang yan kasi sa Wednesday, mag-raffle ulit kami ng 125 winners. Ay, at na ipadala na nga yung last time. Napadala na. Na GCash na yung last time, kaya please hindi kami scam. Kung gusto nyo magka-GCash, go na, i-push nyo na yan, mag-link, mag-sign up na kayo. At pag naging agent ako, please, mag-sign up kayo sa MW. Yes, maglalaro ako. And of course, ikaw. We would like to thank everybody who's been with us all throughout this episode. Maraming salamat sa 500, medyo 500 natin viewers. Thank you so much. And of course, sa Monday, aba, weekend na naman. Pero sa Monday, pasabog agad ang opening ng ating week. Dahil malalaman na naman natin kung sino ang ating part ng bottom. Diba? Parang kakasent home lang ngayon. Tapos bottom na agad sa Monday. Diba? Lalipas lang ang Sabado Linggo. Bottom na naman, B. Napakabilis ang panahon. At ano kaya ang ating magiging panibagong pasabog? Ayan. Magiging mabait pa ba ang management sa pagbibigay ng pasabog? O talagang ipupush na ang pag-aalis ng mga tamad sa loob ng The House of Collab. Mame-maintain ba na dalawa lang talaga ang mai-evict every time? Feeling baka ko, walo tatlo, na. Apat, lima. Huwag naman. Or bottom 8 lang ba ang pinakamadami? Baka mamaya may bottom 16, 25. Ang dami naman. Alamin natin yan, chef. Ilan yung bottom na pinakamadami? 16 dati. 16? I-world record. I-world record. Sige. PHOC record po natin na 16 nung season 2. Season 4, 24. Wow. Ang dami naman. Lahat sila no, lahat binotom. Uy, pero guys, maraming salamat ulit ha. I know na excited din kayo mapanood ko ano yung mga nasa 24/7. Kaya naman, thank you so much. Mahigit isang oras po muli ang ating pinagsamahan na kung saan napuno tayo ng kwentuhan, tawanan at kulitan. Siyempre, dito pa rin yan sa Fairfax Network Channel. Once again, I am Gandang Morens. I am your key, my kawa, the low-key pakalamera. I am Levin Andal. And this is Fairfax Network Channel. Thank you, everyone. May mag-aaway na naman dito sa likod. Bye-bye! Bye-bye. Ilang weeks na... Sinetch ite. We do the talk inside the talk.
Lynette Itay.